Kasama nga natin ang ating pong NFA spokesperson na si Ginoong Rex Estuperez para pag-usapan natin nga itong sinasabing hinahaluan yung ating NFA rice. Umagang kay ganda po, sir. Umagang kay ganda, Ami. Opo, kanina po ipinakita niyo po sa akin yung sample. Paano po ba malalaman ng ating mga kapamilya na yung nabibili po nilang NFA rice ay nahaluan na? Ang atin pong lahat ng bigas pong yan na dumadating sa atin at sa mga palengke, lahat po yan ay may broken. Okay, ano. Pero yung sinasabi natin na iba-iba po yan, tulad na po ng National Food Authority, yung atin pong regular milled rice na 27 pesos ay 25% broken siya. Ibig sabihin, yung basag at putol na bigas, nabutil ng bigas, 25% po doon sa atin pong bigas na 27. Tulad din nung 32 pesos natin na well-milled rice, no? 15% broken po yun. Ibig sabihin, 15% po ng bahagdan ay putol at saka basag na butil ng bigas. Pero yung iba pong mga bigas po natin, depende po yan kung anong grade po or yung broken po. Opo, ito pong nasa likuran natin na ngayon na nakikita po natin na binibenta. Ang presyo po nito ay 32 a kilo na. 32 pesos po yan. So para ipakita lang po natin, sir, ito po yung sinasabi ninyo sa akin kanina. Ito po yung broken. Yung, kung titingnan natin itong isang ito, meron makukunti po yan. Ito ay 25% broken. Kukunti yun yan yung broken. Kung titingnan naman natin itong isa, halos po yan durog, no? Oo. At saka parang mapapansin nyo, parang pag hinawakan ninyo, parang medyo parang mapulbos na gano'n na, hindi po pa? Ganun po yun yung sa broken siya. Kasi pag dumaan sa gilingan, lahat ng bigas na yan, dadaan sa gilingan, ay talaga madudurog siya. Dito sa atin kasi ay talagang hinahalo lang, ano? Sa amoy po ba? Merong Depende po. Malalaman natin, hindi. Malalaman po natin 'yan pag ang bigas ay umabot na ng 6 months, ano? Okay, pag 6 months na medyo may amoy na 'yan at di kaya yung nagkakaroon ng bukbok. Kaya yung sinasabi natin sa ating mga kababayan, huwag kayong mag-imbak ng bigas sa bahay ng marami sa ganun, hindi 'yo mag-deteriorate ng quality. Sa ibang bansa po, Ami, itong brokens na ito, pag sinabi mong 25% brokens kami, ang order mo, dalawa pong pinanggagalingan ng bigas. Mm-hmm. No? Ito lahat brokens at ito lahat puro buo. No? Pagdating po niyan sa sako, nakahalo na yan dahil kung anong order mo, yan din ang ibibigay sa iyo ng ating supply. Di sa Pilipinas, halo-halo lang. Mm-hmm. Ngayon doon sa kung maitatanong mo, yung nangyari doon sa Pure Feeds ba yun? Yes, o nga po. Doon sa may bandang Bulacan. Opo. Yung nag-import siya ng brokens at yung mga, kung titingnan mo kasi ang brokens, ito po naman ay mga may malalaki. May mga grader tayo. Oo, pero parang konti lang po yung mga malalaki, no? Pag nag-grade to, may mga malalaki siya maiwan. At ito yung hinalo doon sa mga commercial rice natin. At yung maliliit ay ginawang feeds, no? Yun dahil nga. Dahil yun naman ang in-import as feeds, ano? Pero yung pinatitest naman ng NFA na ang nanggaling doon na broken rice ay fit for human consumption naman. Kasi na-alarma ang ating mga kapamilya dahil syempre nung narinig po nila at sinabing hinaluan ng animal feeds, parang syempre, itanong nila kung may epekto sa ating katawan ito. Syempre, no? Matatakot ka. Pero sa ngayon kasi, doon sa binigay po ni administrator sa akin, na test po na itong brokens na hinalo nga doon sa commercial rice, safe po naman. Wala, hindi kakalarma ng ating mga kababayan. Yan po ang paalala sa atin ni Ginoong Rex Estuperez. Maraming salamat po, sir.